Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Syempre kung pinindot mo tong video na to, syempre malamang sa malamang interesado ako kumuha ng BS Aeronautical Engineering. At sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung mga pinag-aaralan namin, kung ano yung mga subjects na dapat nyong paghandaan, so ano yung mga subjects namin first year, second year, third year, fourth year. Pag-uusapan din natin kung ano yung mga future na trabaho nyo pagtapos nyo mag BS Aeronautical Engineering, ano yung itsura ng uniform, saka kung anong school yung mga nag-offer dito sa atin sa Pilipinas, magkano yung sahod, saka magandang course ba to kung gusto mo magpiloto, kung mahirap ba, kung kaya mo ba kahit di ka magaling sa math, mga ganyan, pag-uusapan natin ngayon. As of now guys, naka-quarantine tayo, so online class kami. Pakita ko sa inyo yung mga sample na pinag-aaralan namin. So for example dito guys, sa latest na pinag-aaralan namin, bibigyan ko lang kayo ng intro o pahapyaw. Sa steady level flight, D is equals to T is equals to QSCD. So kung titignan mo lang, parang mahirap tignan, di ba? Pero kung iintindihin mo, drag is equals to thrust is equals to Q, na ang Q ay equals to 1/2 rho V squared, ang S area at coefficient of drag, magigets mo yun, di ba? Magigets mo? Ako hindi eh, charot. So hello guys, so bago ang lahat, magpapakilala muna ako, baka hindi nyo pa ako kilala kasi if bago ka sa channel ko, gumagawa ako ng mga iba't ibang vlogs, especially merong aviation vlogs kasi lalo na sa school, pag bumalik ng face to face, mag-vlog talaga ako sa aviation school. So if interested ka sa mga aviation at gusto mong pasukin College of Aviation like Aeronautical Engineering, AMT, Aviation o pagpipiloto, subscribe ka sa YouTube channel ko at sure na may matututunan ka dito. So, as of now guys, ako ay 3rd year, 2nd sem na namin yun, BS Aeronautical Engineering. At next year, hopefully graduating na kami. Hindi ko alam kung graduating kami next sem kasi nga online class, maraming subjects na naiiwan. Pero sana, at ako ay nag-senior high sa Philippine State College of Aeronautics o Philsca. Kami ang mga bukod-danging senior high doon. Wala nang sumunod sa amin. Kami lang ang una't huling batch. So, after ko sa Philsca, yun na nga, dito ako sa Feati University. Ngayon, dito ako tumukuha ng BS Aeronautical Engineering. Doon yung Feati University sa Manila. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga schools na pwede nyong pasukan sa BS Aeronautical Engineering. Okay, so let's start pag-usapan natin. So unang-una ang pag-usapan natin, ano ba ang pinagkaiba ng BS Aeronautical Engineering sa AMT at AVT? Tatlo kasi magkakaiba yan eh. From the word itself, Aeronautical Engineering, engineering ka, engineer ang kalalabasan mo. Iba yung AMT saka Avionics o AVT. Sila yung mga technician o yung mga mekaniko. So dito sa Aeronautical Engineering, kaya ito yung pinili ko kasi gusto ko rin maging engineer kasi ang tatay ko engineer, so sinusundan ko yung pak niya, pero specialization sa aircraft. Kaya mahilig ako sa aeroplano plus gusto ko ng engineering, so Aeronautical Engineering. Ang meron din palang pinagkaiba ang aerospace sa Aeronautical Engineering. Ang Aeronautical Engineering kadalasan dito lang tayo sa troposphere. Ang aerospace engineering kadalasan sila na yung mga sa stratosphere pataas o yung mga rockets na. Yun ang pagkakaintindi ko. So basically, ang Aeronautical Engineering ang mga pag-aaralan nyo dito, more on fixed wing aircrafts at helicopters. Hindi alam ko, hindi kasama dito yung mga rockets o yung mga spacecrafts. Kasi napansin ko wala sa curriculum namin. So ano naman yung main na pinagkaiba nga nung sa AMT saka sa Aeronautical Engineering? So yun nga, sinabi ko, mekaniko yung AMT. Ang Aeronautical Engineering, engineering, engineer. So sa pagtrabaho, more on hands-on ang mga mekaniko, di ba? Ang mga AMT. Sila yung mismong gumagawa nung aeroplano. Yung Aeronautical Engineering, more on planning, research, design. Madalasan sabi, more on paperwork talaga ang engineering. So, kasaka madalas na sa office. Pero flexible ang Aeronautical Engineering kasi pwede mong pasukin yung iba't ibang klase ng department sa loob ng aeroplano. Kasi ang after mo graduate, ang mga pwede mong pasukin trabaho dito sa AEE, yan Aeronautical Engineering AEE na lang kasi ang haba eh. Sa AEE, pwede kang pumasok na engineering o pwede ka rin magmekaniko. Pwede mong pasukin parehas yun sa iba't ibang department. Pwede ka sa aircraft interiors, sa makina, sa power plant, pwede ka rin sa electronics, sa avionics, mga ganyan. Pwede ka lahat kasi flexible daw.
kasi flexible ang pagiging aeronautical engineer. So, ano-ano yung mga possible careers na pwede mong pasukin after mag-graduate? Yun nga, sabi ko lang, di ba? May iba't ibang department sa aeroplano na pwede mong pasukin o specialization. Ang alam ko, may seminar pa yun eh, para makakuha ka or mas advantage ka para makapasok ka doon. Like tulad nga sa power plant, mga sa makina, meron din sa aircraft interiors, sa loob, yung mga upuan doon, seats, leather, yung sa avionics, sa kuryente naman, meron din sa research and development, sa mga design, ganyan, yung mga design ng aeroplano, sa pakpak. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo yung curriculum namin, kung ano yung mga subjects nyo na papasukin nyo ng first year hanggang fourth year. Kasi kapag new curriculum ka na, kung umabot ka ng senior high, 4 years na lang ang engineering, hindi na 5 years. Wala akong alam idea dun sa mga hindi pa nakapasok ng senior high eh. Alam ko 5 years old curriculum sila eh. Kailangan nila mag senior high eh. So tayong mga nag senior high, 4 years na lang ang aeronautic, ang engineering, lahat ng engineering pagkakaalam ko ah. So ito yung papakita ko sa inyo yung curriculum namin. So guys, kapag kadalasan kapag college ka na, meron kang portal, diyan mo makikita lahat ng mga grades mo, kung may utang ka pa sa accounts or sa clearance. So ito, punta natin curriculum. Ayan guys, kapag pumasok kayo ng first year, ayan ang mga subjects na ano nyo. Itong mga gen ed na yan, ang ibig sabihin general education, lahat ng course ang alam ko meron yan. Ayan. Tapos yung mga AE, yan yung mga majors natin. Yan yung aeronautical engineering orientation. Ayan, syempre meron tayong chem. Ayan. Syempre, di mawawala yung calculus. Napakasaya yan. Napakasaya yan guys. Basic na basic. Tapos, pagkita yan, tingnan nyo na lang muna. Yan ang first year, first sem yan. Tapos, second sem, dyan napapasok ang theory of flight. Dyan yung pinaka-basic, dyan yung maintindihan kung paano lumilipad ng aeroplano, ano yung mga equations, ano yung mga atmosphere, mga dyan yung mga malalaman yan. Okay? So, kung makapapansin nyo, halos dalawa pa lang yung major, no? Pero nandiyan ang calculus, di mawawala yan sa math in modern world. Ayan, di mawawala yan. Ayan. Tapos physics for engineers, nako, more on physics talaga to guys. Ang engineering more on physics to. Yung aerodynamics, para lang siyang upgraded physics para sa akin, ha? Ganun yan. So yan, tingnan nyo muna. So pagpasok na ng second year, first sem, ayan na, lumalabas na. Ang dami ng AE na subjects. Lumalabas na yung mga major subjects na pang aeronautical engineering. So yun, makikita nyo, civil air laws. Ayun yung mga, ano, mga regulation bodies. Civil air laws and regulation. Diyan mo malalaman yung mga batas. Mga air laws. Diyan yung mga kaap. Mga ganun. Tapos, manufacturer efficient safety. Basic electronics. Aircraft systems. Yan. Diyan mo malalaman na yung mga iba't ibang department o parts ng aeroplano ito. Isa yan sa mga masarap na subject. Tapos, ito ang boss level ng calculus, differential equation. No, napakasarap niyan. Pagandaan niya yan. So, pagdating nyo ng second year, second sem, ito na ang subjects nyo. Yan na, mayroon na tayong CAD. Diyan yung nagde-design kayo ng kung ano-ano. Pero hindi pa yan major sa ano sa aeroplano eh, CAD pa lang yan, basic CAD yan. Aircraft materials, malalaman nyo yung mga ano, mga gamit, kagamitan, ganyan. Avionics, ito electric system yan sa aeroplano. Tapos dyan na pumasok yung thermodynamics, oh. Naku, ang sarap niyan, guys. Tapos ito, hindi yung data analysis, ano yan, statistics yan. Tapos kapag napasa, wait lang, ito pala guys, second year person, nako, ito yan, electrical and electronics engineering, saka yung basic ano electronics yan, yan yung mga boss level, yung mga sasagutak nyo eh. Tapos yan, thermodynamics mo nagsimula. Pagpasok nyo ng third year, ay na, meron na kayong aerodynamics 1. So if interesado kayo sa makina ng aeroplano, ayan guys, dyan kayo mag-excel, dyan yung mapag-aaralan yan. Tapos mechanics of rigid bodies, statics and dynamics, dyan naman yung mga moments, force, yan. Tapos itong namin nagawa ito ngayon eh, dapat last sem to, pupunta na dapat kami ng ano eh, ng airport, dapat yan eh. Yan, tingnan nyo na lang muna guys. Aeronautical laboratory, so ito third year, second sem.
Ito na yung curriculum ko ngayon, third year second sim. Meron na ako Aerodynamics 2. Tapos meron kaming Power Plant 2. Pinag-aaralan namin dito sa Power Plant 2, jet engine na. Sa Power Plant 1, ano yan, piston yan. Puro piston engine lahat pag-aaralan dyan. Reciprocating engine yan, yung piston yan. Piston props yan yun. Tapos, ito, jet engine na yun nga sinabi ko. Ayan mga subjects. Third year na kami, may diesel pa kami, no? Tapos strength of materials. Ito yung current curriculum ko guys, hindi dito pa lang ako. Tapos afternoon, dapat meron kaming OJT sa summer, pero wala, online class, kaya wala. Tapos ayan ang last guys, fourth year, ayan yung mga upcoming ko, ang dami, grabe. Ayan ang paghahandaan ko, aerodynamics 3, aircraft structures, aircraft design UAV, ayan yung mga drone eh, unmanned aerial vehicle lang ibig sabihin ng UAV. Ayan guys. So yun guys, nakita niyo yung curriculum o yun yung mga subjects na pag-aaralan nyo para magpasa nyo ang BS Aeronautical Engineering. So, benefit nyo, makita nyo na yung mga subjects. So, kung wala naman kayong ginagawa, pati nyo ay advanced study pag-aaralan nyo, di ba? So guys, next naman pag-uusapan natin, saan yung mga school na mayroong Aeronautical Engineering? So, syempre yung pinakaunang school na sasabihin ko, yung sa school ko, sa Feati University, dun to sa Manila. Okay, dun sa may Carriedo Station ng Manila, okay? Next school naman is sa may PATS, sa may Paranaque naman to, sa PATS Aeronautical School, or kung matama ba, PATS, basta sa PATS, sa Paranaque naman yung PATS. Ang PATS sa Feati parehas private yan, dito sa Metro Manila. Next naman is yung Philsca Deer. One of the best aviation school. Kumbaga, siya kasi yung pinaka-UP ng aviation school eh. Sin yung Philsca. State college siya, kung nakapasok ka doon, wala kang babayaran guys. Kahit ang pagkaalam ko, kahit sa flying nila, ang pagpipiloto nila doon, yung BS Air Transpo, pati flying, sagot ng school eh. Kaya yung magpipiloto doon, alam ko, sagot ng school. More information about that sa ibang video. Magkakausap tayo ng dati kong kaklase sa Philsca kung libre ba talaga yung pag-flying nila dun. Kasi pasok siya dun eh. Nasa Philsca siya ngayon at ang course niya BS Air Transpo. Yun guys. So yun guys, yun yung tatlong school dito sa Metro Manila. Anong school pipiliin nyo dun? Siyempre kung gusto nyo makamura, first try kayo sa Philsca. Mag-try kayo mag-exam doon kasi doon, libre doon. Ba't ka pa magpapakahirap sa mga mamahaling tuition fee? Kasi sa Feati, ang tuition fee ko nasa 75,000 per sem guys. Imagine, per sem yun. Minsan umaabot yan ng 80 plus, nasa 85,000 pa nga per sem ha. So kung sa 1 year, 75, nasa 150,000 ang per year ko. So if yun lang, mahal talaga ang engineering. Ito guys, mag-share na lang ako ng mga konting lessons namin para ma-expect nyo yung mga isa sa mga major na kalaban nyo sa aeronautical engineering. Ayun, ipapakita ko sa inyo yung mga inaaral namin sa aerodynamics. So, for example guys, no, ito, no, i-share ko lang sa inyo yung mga example o kung ano yung mga inaaral sa loob ng engineering na to, no. So, ganyan lang talaga sa engineering, no. Parang ang sarap titigan, tapos tumulala na lang, no. So, kapag nakita nyo itong equations na to, ano yung unang-unang pumapasok sa isip nyo? Kung iniisip nyo ba ang hirap, ganyan? O basic lang yan, madali lang yan? Dapat guys, nung kayo sa mindset na madali lang yan, kasi mahirap lang siya, kasi hindi mo siya naiintindihan. Pero kung inaral mo yan at naiintindihan mo yung mga sinasabi dyan, malalaman mo yun. So, parang ganito lang yan guys, ganito lang ang tip dyan para maintindihan mo. So, ano ba yung ibig sabihin ng bawat na yan? Yan. So, dito, we are solving for RC max. So, yan yung rate of climb, di ba? Ayan. Or ano lang, pahapyaw lang to guys. Para maintindihan nyo lang kung paano bumasa ng equation. So, sabi, para maintindihan nyo lang, RC max is equals daw dito sa formula to. Which is sa physics, di ba? Ganun lang din naman ang ginagawa. Pag alam mo na yung value, isa-substitute mo lang. Ganun lang yun guys. Pare-parehas lang yan. Kumbaga, na upgraded physics lang talaga to eh, para sa akin. So, eto, W over S. Kung alam mo yung ibig sabihin yan, yung wing loading, makuha mo yan. I-input mo lang dyan. O, ano itong Z? Sabi, ito daw yung Z. Oh. 1 plus square root of 1 of 3 over L over D max T
W50 over W max, yun lang. If alam mo na yung mga value na yan, ang mahirap lang dyan guys, alam mo ano yung pag-engineering. May mga value na given at may mga value na hindi given. For example, binigay itong L over D. Itong T over W, wala. So, ang kailangan mo, malaman mo kung ano yung T over W. Kasi kakailanganin mo siya para mahanap mo yung Z. Pag meron ka ng Z, pwede mo na yung input dito. Yun ang, ganun ang engineering. Ganun siya. Kailangan, alam mo kung paano kunin yung bawat yan, yung mga letters na yan. Saka dapat alam mo kung anong ibig sabihin yan. Ako muna mag-a-advise sa inyo kung hindi kayo kagalingan sa math pero gusto nyo mag-engineering. Ito lang ma-advise ko. Sa engineering kasi, purely na math talaga to. So, kung mapapansin mo, yan nga, yung tinuro ko sa inyo, yung ganyan. More on numbers, more on division, multiply. Sana ganun lang, yun, division, multiply. Pero more on derivation to. Derive and derive. May gumagamit ng calculus para masolve yung equation. Nag-i-integrate. Yan yung mga bulate-bulate sign. Nag-i-integrate tayo. Kaya, importante na aralin nyo yung math. Hindi pwedeng hindi ka marunong mag-math. Kailangan marunong ka sa math. Madali lang yung math kasi if madali lang yung math if iintindihin mo. Kasi tulad nga ng sinasabi ko, if kaya ko, kaya mo rin. Kasi parehas tayong tao. Kung naiintindihan ko, maiintindihan mo. O baka mas maiintindihan mo pa kesa sa akin. Kaya if hindi ka magaling sa math, hindi ka magaling kasi hindi mo inaaral, kasi hindi mo alam yung technique. Math is all about technique, o kailangan mo masterin kung paano kunin to, ganyan. Maaaral at maaaral mo yan kasi kung gusto mo, makukuha mo. So, yun lang muna guys sa mga gusto mag-aeronautical engineering dyan. Pagandaan nyo guys, kayang-kaya nyo yan, magtiwala kayo sa sarili nyo. Panoorin nyo yung mga video ko nung mga freshman time pa ako, yun yung mga advice ko sa inyo guys. Kayang-kaya nyo yan. Magiging engineer kayo, tiwala lang. Basta, nasa puso nyo, gusto nyo maging engineer, makukuha nyo. So, yun lang guys, nagka-aviation vlog na ulit tayo. Para sa mga iba pa, sa mga gusto magpiloto, AMT, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko at gagawa ako ng contents para sa inyo guys. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Comment kayo if may tanong kayo or if may mali akong nasabi. Sige, please correct me. Thankful pa ako pag kinorek nyo ako kasi matututo ako sa inyo. Yun lang guys. So please like, comment, subscribe. Share nyo na rin if gusto nyo. Thank you guys. See you.